Magandang araw muli sa inyo mga kapatid at panahon na naman para tayo mainig ng salita ng Diyos. And it's time again for all of us to share this wonderful word of God in the Bible. And today's Bible verse is taken from the book of Romans chapter 8. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. And in Tagalog, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ang salita ng Diyos ngayon sa araw na ito po ay nagtatanong sa inyong lahat. Nais mo bang maging tagapagmana ng Panginoon Diyos? Dito po, pinatunayan sa atin ng Panginoon Diyos na tayo daw po ay tagapagmana ng Panginoon Diyos. Kung tayo daw po ay pinangungunahan ng Kanyang Espiritu o pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, tayo daw ay Kanyang mga anak. So, ang anak ng Diyos ay magiging tagapagmanang kasama ni Kristo. Kaya po napakahalaga na maging anak tayo ng Panginoon Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ang siyang mga sumusunod sa kanyang mga utusan at mga nagpapasakop sa kanya. Ito nagpapatunay na ikaw ay mamanahin. May mamanahin kang kasama ng Panginoong Yesus. Kaya nga po, kung tayo daw po ay tumanggap ng Espiritu ng Panginoon, tayo daw po ay nakatawag ng Ama, Ama ko. Paano nga po ba magkaroon ng banal na Espiritu? Ito po ay ang pagsunod sa salita ng Panginoon Diyos. Upang nang sa ganun, tayo po ay kupkupin ng Diyos. Kaya wag po nating hayaan na ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay mawala sa ating buhay. That's why we are so this very important to know that we are heirs of God, heirs with Jesus Christ. But all we need to do, that we need to become a children of God. And becoming a children of God, we need to allow the Spirit in us. And having the Spirit is obeying God's Word. And obeying God's Word is not just once. Obeying God's Word is lifetime. Habang buhay po tayong susunod sa salita ng Panginoon, anuman po ang danasin natin sa mundong ito, manatili po tayo na tayo ay anak ng Diyos. Huwag po tayo maging rebelde, huwag po tayo maging suwail. So let us always be an obedient children of God. And someday, we will inherit eternal life. And we are heirs. Tayo po ay tagapagmana ng Panginoon Diyos. Ikaw ngayon, nais mo bang maging tagapagmana ng Panginoon? Halina, sundin ang Diyos. Sundin mo ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Nang sa ganon, magiging tagapagmana ka rin niya. Yan po ang magandang balita sa umagang ito po. Halina po kayo, i-share po ninyo ang Word of God.
And thank you and God bless to all of us.